Magandang tanghali po sa inyong lahat. Mainit po ang panahon. Kaya batiin nyo din po ang inyong katabi ng magandang tanghali. Ano po? Mga kapatid, kung titingnan po natin dito po sa ating bansa, karamihan po ng mga Pilipino ay Katoliko. O masasabi natin karamihan sa atin ay hindi lamang Katoliko, ngunit isa ding Kristiyano. Marami sa atin ang Katoliko, marami sa atin ang Kristiyano. Kung tutusin po, madali po ang maging isang Kristiyano. Madali po ang maging isang Katoliko. Paano? Magpabinyag ka lang. Tanggapin mo ang sakramento ng binyag. Maniwala ka na si Jesus ay Diyos. Ikaw ay Kristiyano. Ikaw ay Katoliko. Madaling magpaka-Kristiyano, ngunit mahirap maging tunay na Kristiyano. Uulitin ko po. Madaling maging Kristiyano, madaling maging Katoliko, pero mahirap maging tunay na Kristiyano. Sa atin pong unang pagbasang napakinggan po natin ang kwento ng mga unang Kristiyano. At sa kwento ng mga unang Kristiyano, hindi po naging madali ang kanilang buhay, hindi po naging madali ang pangihikayat nila upang ang mga tao ng mga panahong iyon maniwala kay Kristo. Marami silang pag-uusig na hinarap. Maraming mga tao ang tumanggi sa kanila. Maraming tao ang tumalikod sa kanila. Pero nababanggit sa ating unang pagbasa para sa araw na ito na unti-unti na silang dumarami. Unti-unti na ang sumasapi sa kanila. Bakit po kaya? Hindi lang dahil magaling silang magpahayag, hindi lang dahil magaling silang magsalita, kundi nung mga panahon na yon, dumadami ang mga Kristiyano at sumusunod kay Jesus dahil nagiging buhay na saksi sila ng Panginoon. Mga kapatid, yan po ang hamon sa atin bilang mga Kristiyano. Huwag lang tayong maging magaling sa pananalita. Huwag lang tayong magaling sa pagpapahayag ng gawa ng Panginoon. Bagkus, kung ang buhay natin ay mga saksi kay Jesus Nazareno, tayo ay makapanghihikayat ng iba na tunay na maniwala kay Jesus. Hindi sapat ang pananalita, hindi sapat ang pagpapahayag, kundi ang buhay natin ay maging buhay na saksi ng pagsunod sa Panginoon. Alam niyo po, meron pong isang pag-aaral na kung saan sinasabi daw po kung bakit kahit papano umuunti ang mga nagiging Katoliko sa Pilipinas. At sabi dun sa pag-aaral na iyon, ang pinakadahilan daw po kung bakit umaalis sa pagiging Katoliko, lalong-lalo na ang mga kabataan, ay hindi naman dahil boring yung misa, hindi lang dahil boring yung pari, hindi dahil walang sigla yung pagdiriwang ng banal na Eukaristiya. Pero alam niyo po kung ano ang pinakadahilan kung bakit ang iba ay tumatalikod sa pagiging Katoliko o Kristiyano? Sabi po doon, umuunti po o nawawala ang pagiging mabuting halimbawa bilang mga Kristiyano at Katoliko. Young people nowadays are looking for genuine or authentic Catholic. Kaya siguro napakalaking hamon po yun para sa ating lahat na kung gusto natin makahikayat
hayat ng iba at mapakilala si Jesus sa iba, hindi lang tayo basta magaling magsalita, kundi makita sa ating pagkilos at paggawa na buhay ang Panginoon. At paano natin magagawa ang mga bagay na yon? Sinabi ni Jesus sa ating Ebanghelyo, matuto tayong makinig sa tinig ng mabuting pastol. Dahil ang tinig ng mabuting pastol ang magpapaalala sa atin na dapat tayong kumilos ng mabuti, kumilos ng kaaya-aya, at kumilos ng naayon sa kagustuhan ng Diyos. Kaya mga kapatid, sa araw na ito, magandang pagnilayan, magandang tingnan. Yung buhay po ba natin ay buhay na saksi sa pagsunod sa Panginoon? O magaling lang tayong magsabing, sumusunod ako kay Jesus, nananampalataya ako kay Jesus, tuwing Biyernes, nasa simbahan ako ng Quiapo, araw-araw, nagdarasal ako. Pero huwag nawa manatili sa pananalita. Makita sa ating pagkilos at paggawa, at ito ay magagampanan lang natin kung mananatili tayo kay Jesus, kung ating pakikinggan ang tinig ng mahal na Jesus Nazareno. Eh, sa pagpapatuloy po ng ating banal na misa, nawa ipanalangin natin na ang buhay natin ay buhay na saksi ni Jesus, at manatili tayong pakinggan ang tinig ni Jesus na magdadala sa atin sa tamang landas. Amen.